Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ikatlong aralin na. At sa araling ito ay akin pong ituturo ang mga simbolo ng mga letrang O, R, L, T, at D, J, H, at E, at mga halimbawa ng mga iba pang daglat at mga parirala. Ang una pong simbolo na aking ituturo ay ang simbolo ng letrang O. So, ang letrang O ay isinusulat ng hindi buong bilog. Okay, so ganito po yun. Okay. So, yun po ang simbolo ng letrang O. So, ang mga halimbawa po ng mga salita na may tunog ng O ay katulad ng apo. So, ito po ay sinusulat natin ng A, P, at O, apo. Ang sumunod po ay ang salitang opo. So, ito po ay sinusulat natin ng O, P, at O, opo. Ang sumunod ang nasalita ay yung upo or upo. So, ito po ay sinusulat natin ng U, P, at O, upo or upo. Upo or upo. Ang sumunod ay ang salitang sapo. So, ito ay sinusulat natin ng S, A, P, at O, sapo. Ang sumunod ay ang salitang baso. So, ito ay sinusulat natin ng B, A, S, and O, baso. Ang sumunod ay ang salitang paso. So, ito ay sinusulat natin ng P, A, S, and O, paso. Ang sumunod ay ang salitang angkop. So, ito po ay sinusulat natin ng A, ng ka, O, at P, angkop. Bangko, or bangko. So, ito ay sisulat natin ng B, A, ng ka, then O, bangko, or bangko. Bango. So, ito po ay sinusulat natin ng B, A, ng at O, bango. So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na O. Okay, so basahin po natin ulit. So, pwede rin po natin siyang baybayin. So, ito po ay A, P, and O, apo. O, P, O, opo. U, P, O, upo or upo. S, A, P, O, sapo. Ba, or B, A, S, O, baso. P, A, S, O, paso. A, ng ka, O, at P, angkop. B, A, ng ka, N, O, bangko, or bangko. B, A, ng at O, bango. So, ito ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na O. Ang sumunod po ay ang simbolo ng letrang R. Okay, ang letrang R ay sinusulat ng kurbang pahiga mula sa kaliwa pa kanan, ngunit ito ay kalahati lamang ang haba. So, ganito po siya, no? R. Okay, kalahati lamang ang haba. Sinusulat mula sa kaliwa pa kanan. Ganito po, no? Okay, mga halimbawa ng mga salitang may tunog na R, katulad ng salitang
bara. So ito po ay sinusulat natin ng B-A-R at A, bara. Baras. So ito po ay B-A-R and A-S. So B-A-R-A-S, baras. Ang salitang araro. So ito ay A-R-A-R at O, araro. Uraro. So ito ay U-R-A-R at O, uraro. Oras. So ito po ay O-R-A-S, oras. Aras. So ito po ay sinusulat natin ng A-R-A at S, aras. Ang salitang mira. So ito ay M, mahaba, E, R at A, mira. Rami. So ito ay sinusulat natin ng R, A, M and E, rami. At ang salitang pera. So ito isusulat natin ng P-E-R-A, pera. Okay? So, kung salitang peras naman. Peras, ito ay P-E-R-A-S, peras. Okay? So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na R. Okay? Basahin po natin uli. Ito po ay B-A-R-A, bara. B-A-R-A-S, baras. A-R-A-R-O, araro. U-R-A-R-O, uraro. O-R-A-S, oras. A-R-A-S, aras. M-E-R-A, mira. R-A-M-E, mira, arami. P-E-R-A, pera. P-E-R-A-S, peras. Okay, so ito po mga halimbawa ng mga salitang may tunog na R. Ang sumunod po ay ang letrang L o yung la, no? So, ang la po ay isinusulat din ng kurbang pahiga mula sa kaliwa pa kanan, ngunit mas higit ang haba kaysa sa R. Okay? So, katulad po ng ganitong simbolo. So, ito po yung ating L o yung la natin. Okay? So, mas higit po ang haba niyan sa R. So, ito po ay sinusulat mula or ng kurbang pahiga mula sa kaliwa pa kanan. Okay? Mula sa kaliwa pa kanan. Okay, so ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na L or la. So katulad ng salitang laro. So ito po ay susulat natin ng L-A-R-O, laro. Lalo. So ito po ay susulat natin ng L-A-L-O, lalo. Aral. So ito po ay susulat natin ng A-R-A-L, aral. Bali or bali. So ito po ay susulat natin ng B-A-L-E, bali. Bala. Ito po ay susulat natin ng B-A-L-A, bala. Sala. Ito po ay susulat natin ng S-A-L-A, sala. Langka. Ito po ay susulat natin ng L-A, nangka, A,
langka. Then yung salitang langkap. So, ito po ay susulat natin ng L-A ng K-A-P langkap. Okay? At ang salitang kapal. So, ito po ay susulat natin ng K-A-P-A-L kapal. So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na L or La. So, basahin po natin ulit. So, ito po ay L-A-R-O, laro. L-A-L-O, lalo. A-R-A-L, aral. B-A-L-E, bali or bali. B-A-L-A, bala. S-A-L-A, sala. L-A, nangka. A, langka. L-A, nangka. A-P, langkap. K-A-P-A-L, kapal. So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na L or La. Ang sumunod naman po ay ang tunog ng letrang T. At ang letrang T ay isinusulat ng guhit na tuwid na pahilis na paitaas, ngunit kalahati lamang ang haba. So, katulad po nito. Okay? So, kalahati lamang po ang haba. Pahilis po ang pagsulat. Okay? So, mga halimbawa ng mga salitang may tunog na T or ta. So, katulad ng ata. So, ito po isusulat natin ng A, T, at A, ata. Yung salitang ate, so, ito po isusulat natin ng A, T, at E, ate. Nata. So, ito po isusulat natin ng N, A, T, at A, nata. Ang sumunod ay yung tubo or tubo or tubo. So, ito po isusulat natin ng T-O-B-O, tubo or tubo or tubo. No? Ang sumunod po ay ang salitang buto. So, kung ito ay susulat natin sa Steno Filipino, ito po ay B-O, T at saka O. So, B-U-T-O, buto. Yung salitang mata. So, ito po ay susulat natin ng M-A-T-A, mata. Ang sumunod ay ang salitang tapang. So, ito po ay susulat natin ng T-A-P-A ng tapang. At yung tipon. So, ito po ay susulat natin ng T-E-P-O-N, no? Tipon. So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na T or ta. So, basahin po natin. Ito po ang ata, ate, nata, tubo or tubo, buto, mata, tapang, tipon. So, ito po yung mga halimbawa ng mga salitang may tunog na ta or ti. Ang sumunod po ay ang letrang D. At ang letrang D ay isinusulat din ng guhit na tuwid na pahilis na paitaas, ngunit higit ang haba sa T. So, katulad po nito, no? So, mas higit ang haba sa T. Okay? So, mga halimbawa ng mga salitang may tunog na D or da, so, katulad ng ada. So, ito po ay sinusulat natin ng A, D, at A, ada.
Ang sumunod ay ang salitang Buddha. So, ito po isusulat natin ng B, U, D at A, Buddha. Ang sumunod ay ang salitang isda. So, ito po isusulat natin ng E, S, D at A, isda. Ang sumunod ay ang umid. So, ito ay U, M, E at saka D, umid. Dusa. So, ito po isusulat natin ng D, U, S at A, dusa. Duro. So, ito po isusulat natin ng D, U, R at O, duro. Ang sumunod ay ang dangkal. So, ito po isusulat natin ng D, A, ng K, A at L, dangkal. Ang sumunod ay ang salitang ganid. So, ito po isusulat natin ng gay o ga, A, N, E at saka D, ganid. At ang salitang lapad. So, ito po isusulat natin ng L, A, P, A at D, lapad. So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na D. So, basahin po natin ulit. Ada, Buddha, isda, umid, dusa, duro, dangkal, ganid, lapad. Okay, so ito po ang mga salitang may tunog na D. Okay, dumako naman po tayo sa simbolo ng letrang H. Okay? So, ang letrang H ay kinakatawan ng tuldok na inilalagay sa ibabaw ng patinig. Okay? So, tuldok po iyan. Subalit, no? Subalit, kung ang H ay nasa pagitan ng dalawang patinig, ito po ay isinusulat ng tuwid na guhit na pababa. So, dalawa po ang simbolo ng H. So, ito po yun, no? So, pwede po siyang tuldok at pwede rin siyang tuwid na guhit na pababa kung ito ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Okay? So, halimbawa po ng mga salitang may tunog na H katulad ng salitang hanap. Okay? So, ito po ay H, A, N, A, at P, hanap. Okay? So, yung salitang hihip. So, ito po ay H, E, H, E, P, hihip. So, dalawa po yung H niya. Dalawang H, so isa pong nasa unahan at yung pahabang H kasi siya po ay nasa pagitan ng dalawang patinig. Kaya ang ating pong simbolo ay pahaba. Okay? So, yun po ang ibig sabihin nun. Ang sumunod po ay ang salitang lahok. Okay? Yung salitang lahok. So, ito po ay isinusulat natin ng L, A, H, K. Okay. Lahok. Okay? L, A, H, O, K. Lahok. Okay? Yung sumunod po ay yung mithi. So, ito po ay susulat natin ng M, E, T, E, H. No? H, E. M, E, T, H, E. Mithi. Okay? Ang sumunod po ay ang salitang kahel.
So ito po ay susulat natin ng K A H E L. Kahel. Okay? Ang sumunod ay yung salitang hango. So ito po ay susulat natin ng H A ng and O, hango. Ang sumunod po ay ang salitang adhika. So ito po ay susulat natin ng A-D-E-H-K-A, adhika. Yan, nandun po yun sa ibabaw. Gahis. Ano po ba yung gahis? So ito po ay G-A o ga, A, then H-E-S, gahis. At yung salitang hanga. So, hanga. So, ito po ay susulat natin ng H-A ng A, hanga. Okay? So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na H or ha. Okay? Basahin po natin uli. Ito po yung hanap, hihip, lahok, mithi, kahel, hango, adhika, gahis, hanga. Okay? Ito po yung halimbawa ng mga salitang may tunog na H or H. Ang sumunod po ay ang ing. Okay? So, ang ing po ay kinakatawan ng isang tuldok na isinusulat sa hulihan ng salitang ugat. Okay? So, ito po, no? Tuldok lang yan, no? So, H or ing, no? Yung H at ing, parehas lang, pero yung ing po ay or isinusulat lamang ito sa hulihan ng salitang ugat. Okay? Katulad ng salitang daing or daing. So, ito po ay susulat natin ng D, A at ing, daing or daing. Kaing. So, ito po ay susulat natin ng K, A at saka ing, kaing. Okay. Sumunod po ay ang salitang laing. So, ito po isusulat natin ng la, L-A, tsaka ing, laing. Yung salitang taling. So, ito po isusulat natin ng T-A-L at ing, taling. Saling. So, ito po ay S-A-L at ing lang, saling. Then, yung sumunod ay yung salitang galing. So, ito po ay susulat natin ng ga-a-l-ing. Galing. Ang sumunod naman po ay saging. So, ito po ay susulat natin ng s-a-g-a at ing. Saging. At yung salitang baging. So, ito po ay susulat natin ng B, A, ga at ing, baging. Okay? So, ito po ang mga halimbawa ng mga salitang may tunog na ing. So, basahin po natin ulit. So, ito po ay daing, kaing, laing, taling, saling, galing, saging, baging. Okay, ang sumunod po ay ang mga halimbawa ng karagdagang mga daglap, no?
So, pag sinabi nating daglat, ito po ay katumbas nito sa English ay yung mga abbreviations o yung sinasabi nating brief form sa English stenography. Okay? So, katulad po ng salitang ako. So, kung ito po ay ating isusulat sa Filipino stenography or stenong Filipino, ito po ay A at saka K lang. No? Ako na po yan. Yung ikaw, ito po ay E at K lang. Yan ang ikaw. Yung sumunod ay ang salitang ano. So, ito po ay A at N lamang. A at N lang. Yung salitang at, so, ito po ay yung T lang, ta. Yung D, daw, din, doon, ito po ay letrang D lang, no? Letrang D. Yung rin, raw, at roon, ito po ay R lang, yung ra natin, no? R lang. At yung salitang lang, tsaka lamang, ito po ay yung ating L lang, L or yung la. Yung ating Ginoo, at gayon, ito po ay yung ating galangga. Ha? At yung ating ginang, ito po ay ga, tsaka nang. Yun lang, no? Ga at saka nang, yung pababa na pahilis. Okay? So, ito po yung mga halimbawa ng mga karagdagang daglat sa araling tatlo. Okay? So, basahin po natin ulit. Ito po yung ako, ikaw, ano, at din, daw, din, doon. O, di, daw, din, doon. Ito ay rin, raw, roon. Lang, lamang, Ginoo, gayon, ginang. Okay? Ang sumunod po ay ang letrang J. At ang letrang J ay isang mahabang pahilis na pababang guhit. Okay? So, katulad po nito, no? So, yung parang H din lang, no? Isang mahabang pahilis na pababang guhit. Okay? So, ganito po siya. So, kadalasan ang J po ay ginagamit natin sa mga pangalang pantangi. Okay? So, katulad nung pangalan na Jim. So, ito po ay susulat natin ng J, E at M. At lalagyan natin ng panandang ng capital, no? Yung pangmalaking titik. No? Then, yung sumunod ay yung salitang or yung pangalan na Jess. So, ito po ay susulat natin ng J-E-S at lalagyan natin ng pangmalaking titik, no? Pangkapital na letter. Okay? At ang sumunod ay yung Jill. So, ito po ay susulat natin ng J-E-L. So, Jill. Ito po ay mga halimbawa ng mga salitang may tunog na J. Sa mga parirala naman tayo, mga parirala. So, pag sinabi nating parirala, ang katumbas nito ay yung mga praises. Okay, yung mga praises. Okay, katulad ng salitang o ng mga pariralang ako lamang. So, ito po isusulat natin ng A, K, at saka L lang. Ako lamang. Then, ako man. So, ito po isusulat natin ng A, K, at saka M lang. No? Ako man. Yung ako raw. So, ito po isusulat natin ng A, K, at saka R. Ako raw.
Then yung ang mga. So ito po isusulat natin ng A tsaka M lang. No? A tsaka M lang. Ang mga. Then yung anuman. So ito po isusulat natin ng A, N, may jag po, tsaka M. No? Anuman. So mapansin natin, para mahiwalay yung N sa M, meron pong jag na tinatawag sa English. No? At yung at ang. So po, pag ito isinulat natin, ito po ay T at saka A lang. No? Parang ta. No? Then yung ikaw ba. So ito po isusulat natin ng E, K at saka B lang. No? Ikaw ba. Then, yung salitang ikaw raw. So, ito po isusulat natin ng E, K, tsaka R lang. At tsaka yung at sa. So, ito po isusulat natin ng T, tsaka yung S natin. Ha? So, at sa na po yan. Okay, so ito po ang mga halimbawa ng mga parirala. O, basahin po natin ulit. So, ito po yung ako lamang, ako man, ako raw, ang mga, anuman, at ang, ikaw ba, ikaw raw, at sa. Okay, so ito po yung mga halimbawa ng mga parirala. Okay? So, diyan po natatapos ang ating araling tatlo. So, sana po ay meron kayong natutunan sa araw na ito. At sa susunod na video, magkita-kita po ulit tayo at maraming salamat sa panunood.